guys, good morning. Welcome back to my channel, mga kabulilit. Ngayon po ay magde-lecture po tayo about ano po ba kalagahan ng paggamit ng seedling tray. So, sa pagtatanim po, mga kabulilit, kailangan po natin ipunla ang mga seedlings. Ano-ano po ba yung mga gulay na magandang ipunla? Una po, kamatis, no? Kamatis, talong, yan po yung mga gulay na pinupunla po muna bago itanim. So, ano po bang kahalagahan nito? So, sa paggamit po ng seedling tray, ang maganda po rito ay napapanatili po natin yung tamang edad, tamang ganda, tamang taas ng ating mga pananim na itatanim, yung mga seedlings, no? Mga punla. So, sa pagpupunla po nito, lalagyan po natin ito ng compost soil or yung garden soil natin. So, lalagyan po natin ng garden soil, tapos babasain po natin ng konti, tapos pwede na po natin ilagay yung ating punla. So, ilalagay po muna natin ito sa hindi po naaarawan. So, paglalagay po nito, hindi po naaarawan. So, una po natin ilalagay sa mga shady place. Pero may hangin po. Tapos, pag nakita po natin pag tumubo na po yung mga punla natin, tatlong araw hanggang apat na araw, habang winibisik-bisikan lang po natin o ini-spray ng konting tubig, unti-unti po natin na-expose sa araw para hindi po humaba na lang bigla ang punla. At hindi, ang disadvantage po kasi pag hindi naarawan, hindi po matibay yung ano yung stem niya. So kinakailangan po marunong din po tayo na kaya nga po may seedling tray para mailipat-lipat po natin ang punla. Hindi po katulad ng naka-fix po. Tayo po mag-a-adjust, maglalagay po tayo ng shade, tapos ganun po. Kaso ang disadvantage lang po pag umulan ng malakas o humangin o bumaha o hindi po natin nabantayan, hindi po natin mailipat-lipat. So, ang kagandahan lang rin po nito, pag kukunin na po natin yung pre-king, ay makukuha po natin ang magandang puno. Hindi po madadamage sa kanyang ugat. So, sana po may natutunan po kayo, no, sa paggamit po ng seedling tray o yung kahon ng punlaan. So, bakit nga po pala may mga hole siya? Kaya nga pala may mga hole ito, kasi po, paisa-isa lang po, no, yung pagpupunla. So, isa-isa lang pong seedling tapos isang kuha. So, yun lang po. Maraming salamat.